What you doing now, Danny? Ganda nga araw sa inyo muli. Ito po ang inyong tatay Joe. Ngayong araw, hindi tayo magluluto because ang ibabahagi ko sa inyo ay itong aking knife set and plates. Tara na! Ngayon mga tabi, papakita ko sa inyo yung aking knife set and blades. Iisa-isahin ko siya sa inyo ipaliwanag kung ano-ano mga posibleng niyang gamit. So, eto, matagal ko na siyang collection but then hindi ko siya ginagamit kasi medyo precious siya sa akin. Medyo valuable siya. So, ang pangalan na itong knife sets ko is Bachmeier Solingen, which is eto, German Ingenuity Blade siya. Yung Solingen actually, ang pagkaka pronounce niya is Solinen sa German German pronunciation. But then yung Solinen na yan is a city sa Germany, sa parte ng North Germany. So okay, isa-isa na natin. Ito is yung aking butcher knife. Isa-isahin ko lang muna ipakilala sa inyo and then mamaya ko papaliwanag kung ano-ano mga gamit na pwedeng gamit niya. And then meron tayo itong scissor. At isang klase pa ng scissor. Papaliwanag ko sa inyo kung ano mga gamit niya. And then sa knife sets natin, meron tayo nung roasting fork. Ang ating chef's knife. Ito, chef's knife din siya, but then medyo makitid yung ano niya, yung blade niya. And then meron tayong serrated knife. Boning knife. And then yung isa natin, pwede rin siyang boning knife and then yung paring knife. Okay, isa-isahin ko na sa inyo mga katami. Ito yung ating butcher knife. Ayan. Makita nyo ba mga dami, hindi ko talaga siya ginagamit kaya medyo buo pa yung kanyang mga engrave tsaka yung mga tatak niya. So, eto yung Bachmeier. So, yun ay mga katami. So, ngayon ito, pwede siya sa mga medyo matitigas na buto. Hindi lang siya pwede talaga yung medyo malalaking buto. So, ang kagandahan nito is yung kanyang full tang, kung tawagin. Ito yung kanyang full tang. Buo yung kanyang bakal. And then, nilagyan ang kanyang mga handle. Yan, nakaribit siya. So, mas maganda siya kumpara sa iba na may ikli lang yung kanyang bakal. Ito kasi full tang siya, kung tawagin. And then, maganda yung grip niya. Next naman natin, itong scissor. Ang gamit ng scissor na to, ayan, pwede siyang pantanggal ng mga fins ng isda. Fins ng isda at saka yung mga maliliit lang na buto, kaya niya. And then, makikita nyo rito, pwede siyang gamitin as can opener. Ayan, pwede siyang can opener. Ito naman yung isang type ng scissor, which is ginagamit ko to sa mga roast chicken. Ayan. So, kaya niyang gupitin yung buto ng chicken. So, mas maganda siya. Lalo na kung mga lulutuin na. Ay, yung mga luto na. Sorry. Ayan. Then, dito naman tayo sa ating mga blades. Ito yung ating chef's knife. Ayan. So, ito, more or less to, yung sukat nito is almost 12-inch. 12-inch na. Makita nyo. Ayan. And ganun din siya, full tang siya. And then, riveted yung kanyang handle. Ayan. Same thing din dito. Pwede rin siyang i-categorize as chef's knife. So, nga lang yung kanyang lapad. So, yeah.
Ito naman yung ating serrated knife. So, ang gamit ko rito, or pwede natin siyang gamitin as carving knife. And then yung mga pag-slice ng mga bread, mas madali siya. Para siyang lagari yung ngipin niya. Parang lagari yung ngipin niya. So, mas maganda siya. So, hindi mo siya kailangan ng hasain ng hasain. And then, ito naman yung ating boning knife. So, yung boning knife, mostly ginagamit siya sa pag-fillet ng fish. At saka sa pag-scrape ng mga balat sa, ay mga laman sa buto ng mga meat. Yan, mas maganda siya. Maliit lang siya, so pwede mo siyang isingit-singit. And then, kapag kagaya ng karne ng baka or pork na gusto mo siyang scrape, ang proper na paghawak ngayon is ganito. So, ipapasok mo siya sa ano. So, hindi, wala lang tayo kasi ipapakita ngayon yung hiwain ng mga product. Gusto ko lang siya ipakita sa inyo na as ganito, and then ipakilala ko anong gamit. And then, same thing as ito, pwede rin siyang as a boning knife. Medyo maikli lang siya ng konti. Yan, ganun din siya. Basta ang gustong-gusto ko to, maganda kasi yung grip niya. Lahat ng ano na to, blades na to. And then, dahil full tang nga siya. Full tang. Yan. So, yan. And then, lastly, is etong ating paring knife. Mostly yung paring knife na to is ginagamit sa fruits and then yung mga maliliit lang na vegetable. Lahat na sa pag-scrape. Ang mostly paggamit nito is yung tinatawag na pang-tourney. Ayan, pang-tourney. Pag magbabalat ka, is pa ganun. Ang motion niya. Peeling motion. Ayan. Ang paggamit sa kanya. So, bigyan ko lang kayo ng konting idea kung bakit gustong-gusto ko tong Solingen knife set na to. Ito kasi is German ingenuity. Mostly kino-compare siya sa mga blades ng Japanese knife. Which is, ang para sa akin, ang pagkaka-compare ko sa kanila, yung Japanese knife kasi is yung design. Yung design. But then, maganda siya, maganda yung Japanese knife. Ang Solingen naman para sa akin, ito yung kasi yung sa akin parang matibay siya talaga. Matibay sa akin para sa akin ang Solingen. Alam niyo kung bakit? Nakapag gumamit na kasi ako ng iba-ibang mga knife. For example na lang itong chef's knife. Ito kasing Solingen na nakita ko siya na kahit na kahang pa lang sa init, sa pinakuluan or sa roasting yung meat. Once na inihiwa mo siya, kahit nahugasan mo siya agad, hindi siya pumupurol or nagdadal yung kanyang talim. Not unlike sa mga hindi siya gaanong branded na ano. Once na inihiwa mo siya sa mga may init na meat at hinugasan mo siya kaagad, nagiging dal na siya, mapurol na siya. So, yun ang pangit sa mga hindi branded. And then, yung Solingen kasi is para sa akin, pagka German made kasi yung steel niya, galing sa German steel and then yung ingenuity niya, is talagang highly recommended para sa mga mahilig magluto. Kaya ito, parang binabalyo ko siya. Binabalyo ko siya, hindi ko siya talaga halos ginagamit. Kaya makita niyo, nandiyan pa yung mga stickers niya. At then, gustong-gusto ko dito kasi, yung mga matrabaho, nagiging madali siya, gaya nito. Instead na gumamit ka ng kutsilyo para sa ng mga roasted na chicken, ito na lang gagamitin mo. Kaya-kaya niyang gupitin yung mga buto niya. And then may lock siya. So, friendly ano siya. Malalock siya. So, pwede siya nakalagay sa kapagkainan. Pwede mo siyang gamitin. And then, makikita nyo, ibang klase pa yung ano niya, ibang klase pa yung kanyang casing. Naka-attach case pa siya. So, ito yung kanyang pangalan. Bachmeier Solingen, kung sa parang babasahin nyo siya ng English. But then,
Yung Bachmeier, hindi ko lang sure kung tama yung pronunciation ko. But then yung Solingen, ang pronunciation yung Solingen. So naka-attach case pa siya. Ito pa yung mga lumang style ng casing ng mga knife sets. So ito, for sure hindi ako nagkakamali siguro. Baka from na-acquire ko to or naibigay sa akin to. 1997. So halos kasi edad to ng anak ko. Itong Solingen na to. Basta guys, isa sa mga payo ko sa inyo, ang bibili niyong knife sets is yung full tang. Para lahat yan hawak niyo, naka-grip kayo dyan. So hindi yan magano. Unlike kasi sa iba, yung tinutusok lang yung kanyang handle. So minsan hanggang dito lang siya. So once na nag-loose na yan or hindi pa siya riveted, matatanggal siya. And then ito pala, nakalimutan ko sabihin, itong fork na to, pwede mo siyang gamitin. As kung mainit na mainit kasi yung inyong roasted meat, pwede nyo siyang itusok and then siya yung magiging guide nyo para hindi gumalaw. And then pwede nyo hiwain yung meat nang hindi siya gagalaw. So guys, yun lang inaano ko. Ito kasi talagang binabalyo ko to dahil ito lang ang meron ako na medyo branded at medyo may value. So kaya bihira ko siya talagang gamitin. So, ang nasira na nga lang sa kanya guys is itong casing niya. Medyo umangat na. But then, okay pa rin pati yung leather casing niya. So, hindi mo nga lang siya pwedeng dalhin-dalhin. Not unlike ngayon yung mga casing at saka mga baro ngayon ng mga knife. Mas magaganda na siya. Meron na siyang may parang pouch lang and then meron parang nakabag na siya. So, hopefully guys, nakatulong ako sa inyo dito sa binahagi kong aking knife sets. So guys, maraming salamat! Bachmeier Solingen knife sets and blades. Kung inyong nagustuhan itong aking ipinahagi, please like, share, and do subscribe. And please hit that notification button na rin para lagi kayong updated sa aking mga ilalabas at i-upload na video. Kaya hanggang sa muli, if you don't cook, you don't eat. If you don't eat, we die.